Magandang hapon po mga kabayan. Nandito na naman po tayo sa ating mission araw-araw ng ating ginagawa upang hanapin ang mga lula, yung mga seniors, lalo na yung mga lula na walang hanap buhay, na halos mag-isa sa buhay o mayroong mga anak, no? Pero hindi lahat maibigay yung pangangailangan nila. Kaya nandito, ika nga, love and compassion for the elderly. So yan po mga kabayan, gagawin po natin sa abot ng ating makakaya kung ano po yung ating maibigay sa mga tulad nila. Kaya sa hapong ito, tara, samahan niyo po kami mga kabayan. Naghahagilan pa rin po ang buong team sa araw-araw ang ating paglalakbay. So ayan po, nandito po tayo sa bahay ni Lula Uliang. 92 years old. Wow, sana all. Aabot din ako ng 92 o kahit malang 102. No, para tuloy-tuloy yung ating biyak. Ay, Diyos ko, bago ko po kausapin si Lula, napakaganda naman ang bakura ni Lula, no? O, diba? Ay, mayroong okra, may mga sili, o, siling labuyo, tama po, at ito, siling green. O, bahala, basta sili, dalawang klaseng sili. Kasi green pahilaw pa kasi siya. O, diba, ang sipag ni Lula, 92 years old, nagtatanim ng sili. Kayo po ba nagtanim, Lula? Ay, akala po kayo. Hi po, magandang hapon po, Lula Uliang. Ayan, magandang hapon po. Kumusta po kayo, Lula? Good. Po? Kawawa ng Diyos. Ganito lang, pero kung minsan masakit itong kon ko. Sikmura. O bakit po sumasakit ang sikmura ni Lula Uliang? Aywan ko kung sa'yo. Kung minsan, hindi naman. Baka pag meron lang po kayong nakain or nalimbigan yung sikmura nyo or nagutuman or nalipasan ng gutom, baka ganun po. Ha, okay, may ulcer po kayo. So, kumusta naman po kayo dito sa napaka-cute yung bahay kubo? Lain po naman mabuti pero naghahanap ng makain, magbigay yung mga taroba. Sino po ang kasama niyo po dito, Lula Uliang? Ako lang isa. Kayo lang po mag-isa? Bakit nasaan po si Mister? Hindi, meron ng kuan yung alaga kong binata. Opo. Pero nandun sa nagtrabaho. Alaga niyong binata, anak niyo po? Isa sa mga anak niyo? Hindi. O nasaan po yung Mister niyo? Namatay na. Ilan po anak ni Lula Uliang? Wala pa. Hindi po kayo nagkaanak doon sa mister nyo? Hindi. Oo, bakit po? Eh, ayaw nyo po mag-anak? Ayaw nyo po may obligasyon? Wala talaga. Ay, hindi nabiyayaan. Talagang ganun ang buhay. So, nagkaroon po kayo ng alaga o kung parang ampun nyo o parang anak nyo na din na hanggang ngayon binata pa. Oh. Ilang taon na po siya? 48 na po siya. Ah, 48 na. Matanda. Binata pa. Baka pwedeng asawahin ko yun. Kasi wala akong asawa. Walang mister. Naghahanap. Napatingin bigla si Lula sa akin. Ano ba itong bisita ko? Naghahanap pala ito ng ano? Lakay. So siya po yung nagtatrabaho para po sa inyo, Lula. Wala po. Hindi, yung anak nyo po. Sabihin na natin anak nyo po yung kasama nyo po dito na binata. Siya po yung nagtatrabaho para po sa inyo. Hindi. Alam mo nang binata. Eh kung may hanap, ay kunti-kunti lang para sa kanya. Oo, may kita para sa sarili. Oh. Siguro minsan kung makasahod siya, kahit papaano nakakapag-abot din po sa inyo, nakakabili ng pagkain nyo. Oo. Grabe, Lula. Umabot kayo ng 92 years old. Eh, paano? Ganun pala yung pag walang anak, aabot ng ganung edad. Opo. Walang binat. Walang stress. No, Lula Uliang, walang stress po kayo, no? Walang problema. Kasi walang anak, walang pinapakain, walang pinapaaral. O, walang binubuhay. Talaga walang sa isip ko, talaga lang ganun ang kwan.
ang buhay. Kumusta, paano yung pagkain nyo? O sabi nyo, yung kita ng binata nyo ay minsan sa kanya lang. Paano po yung pagkain? Yung siya nagbibigay yung mga ano ko. Kaanak or kapitbahay? Wow, ang babait naman ng kapitbahay nyo. Sana kapitbahay ko rin sila. Para mabigyan ako, Lola Olyang. Ano bang sekreto ni Lola Olyang? Bakit umabot kayo ng 92 years old? Wala naman sekreto ko. Mahilig kayo kumain ng karne, gulay, isda, ano po? O kahit ano-ano lang kinakain nyo, walang bawal? Ganon? Wala. Hindi kayo maarte sa pagkain? Lahat kinakain, walang bawal sa inyo? Kung minsan yung ulam, meron lang hindi ko ano. Kinakain? Sa ngayon, kasi may edad na kayo. Pero nung kabataan, lahat ay kinakain nyo, lahat ng klaseng pagkain. Simple. Kung ano ang... Ayan ang... Kung anong meron. Yun ang kinakain nyo. Maitanong ko lang po sa inyo, Lola Olyang. Di ba ang pangalan nyo po ay Olyang? Kayo ba ay Olyani na? Ha? Hindi naman po kayo Olyanin? Hindi pa po? Hindi pa po, no? Kasi ang talas ng pandinig nyo, mata nyo, nakakasagot kay lahat ng katanungan ko. Ang galing, mga kabayan, no? Meron ngayong 70 years old, 60 years old, pagpatong ng senior, parang nagiging Olyani na sila. Pero iba yung mga matatanda noon, yung mga lula natin noon na talagang kahit umaabot sila ng lula ko nga, 98 years old, pero ang galing, no? Ang galing. Iba ang panahon noon, at saka i-compare mo ngayon sa matatanda. Nako, mga kabayan, malayong-malayo. Tulad ni Lula, tinan nyo po, oh, 92 years old, pero nakakalakad pa po kay Lula? Pero hindi na malakas. Pero nakakatayo. Oo. Tapos, yung pandinig nyo, ayos, di ba po? Ayos. Tapos, yung paningin nyo, ayos. Kung minsan, parang lumuluha yung mata. Oh, natural lang po yun kasi sa katandaan. Pero, nakakakita, hindi kayo gumagamit ng salamin. Pambira lang kung meron akong kwan. Meron ng binigay yung mga kaibigan ko, magsalamin ako. Kung mag-ano... Lola Olyang, ilang taon ba namatay yung mister nyo? Ayaw ko na po, anong taon? Matagal na panahon? Ilang taon na po lumipas? Matagal. Ay, bago na? San Juan? 2008 po. Kasi bagong panganak po ako nun sa bunso ko. So, ayan po mga kabayan, meron na naman tayong nabisita ngayon. Isang lula, 92 years old. No? At, ito nga, sabi niya, hirap sa pagkain. Buti lang may mga kapitbahay na nagbibigay sa kanya. Pag wala, although meron siyang anak na inaalagaan, isang matanda. Pero sabi nga ni Lula, alam niyo naman, single, so mayroon pangangailangan. No, at hindi natin alam, hindi rin na ibibigay dito kay Lula. Buti na lang kahit papaano, may mga kaanak at kapitbahay na nagbibigay. So sa hapong ito, syempre, yung lungkot na buhay ni Lula, titingnan natin, pasisiyahin natin na kahit papaano yung pagdalaw natin ngayon, pag-uwi natin ng bahay ay nakangiti si Lola Olyang. Olyang. Pero hindi siya Olyanin na. Olyang lang. Kung Ana. Ana. Bando. Pero ngayon, Carolina. Carolina? Makabitas ang kwan ko. Apelyedo. Si Lula Ana Makabitas. Ayun. Wala pa. Sayang pala na muna, oh. Wow, ang galing naman! 92 years old, mga kabayan, yung aking partner. Oh, marunong pang mag-cha-cha. Kailangan hawakan ko, nakakatakot. Ito ang reyna nung araw sa Baylia. O,
wala ka dito, Charles. Panis ka dito kay Lola. Hey, tiyok. Napilay, Lola. Dinaeg nyo pa. Bata pa po yan. Wow! Okay, maraming salamat mga Ruhilios. Oopo na po tayo, Lola. Ayan. Okay, ano-ano nga ba ang dalan mga Ruhilios pala kay Lola? Ayan na, ito na po, Lola. Meron na po kayo isang sapong ligas. Oh, wow. At hindi lang po yung Lola, meron na po kayo ditong assorted groceries at isang tray po na itlog. Wow, Lola. May may bigas po ba kayo dyan? May maisasaing kayo? Meron pa kontit yung binigay yung ano, yung mga ano ko. Kaibigan, mga kakilala. So meron pang maisasaing, meron pang konting natira. So ngayon, hindi lang konti, marami yan at matagal yan mauubos kasi kayo lang naman at yung binata nyong anak, no? May bigas, may assorted groceries na dyan at meron pang isang tray na itlog. Bukod pa dyan, syempre, magbibigay tayo ng cash para pambili mo ng masarap na ulam. Mag-utos ka na lang, Lola, ulyang mamaya sa anak mo, ha? Yung masarap na ulam na paborito nyong kainin. Ano bang ulam na na-miss nyo po, Lola? Kahit anong... Chicharon, ayaw nyo pong kumain? Kumakain din ako. Hanggang ngayon po, kumakain pa kayo ng chicharon? Oo. Naku, sayang. Sana nagdala ako ng chicharon at saka mani. Ayun. Merienda. Oh, yun. Ah, merienda. Opo. Lechon, balat ng lechon, kumakain po kayo. Kung minsan, pambira naman. Pambira eh. Kung meron, mag-ulam ako. Pag wala, wala. Oh, anong mensahe niyo po? Magpapasalamat po tayo sa biyaya na tanggap po natin ngayong hapon. Maraming salamat. At meron ng pira, meron ng bigas, ano yun, isda ito. Nagpapasalamat ako sa inyo. Ako ang isa, walang anak na ano. Meron yung kanpero nandun sa trabaho, nagtatrabaho. Pero so halos araw-araw umaalis, so sa makatawid, halos araw-araw din ay mag-isa lang po kayo dito. Minsan sa gabi, mag-isa lang talaga kasi hindi na uwi. Nasa barkada. Malayo. Malayo. So madalas mag-iisa po kayo dito. Oo, yung isang aso, dalawang pusa. Ang kasama nyo. Mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat po kayo, Lola. Kasi talagang dapat hapon na ng inyong buhay. Huwag kayo basta-bastang lakad o labas dyan. Baka kayo ay mapaano, delikado po sa inyo, Lola, ha? Kung meron kayong gustong ipabili sa palengke o iutos, pwede naman kayo, mababait naman yung kapitbahay nyo o makikisuyo kayo, ha? Ay, oo. Tamangkin ko yung ibang lapit mo sa bahay. Okay, so mayroon naman tayo napasaya at napaluha sa hapong ito na si Lola Uliang, 92 years old. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Yan po ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yung pakikiisa, yung panunood nyo sa aking munting adhikain without skipping ads. So ito po yung nagagawa natin, lalo natin napapalawak at lalo nating napupuntahan yung mga taong katulad ni Lola na nangangailangan ng ating pagmamahal. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Mama Chi and Papa Nap from California, USA. Ma'am Esther Gordon, Charity of Bayambang Pangasinan, at sa ating silent sponsor. Maraming salamat po sa inyong ginintuang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami pa tayong mapuntahan ng mga lula na tulad nila. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye po, Lula Uliang. Walang ano man po, Lola. Mayroon kayong binigay sa akin. Okay. Importante yung makain. Okay.
At saka magpalakas kayo, Lola. Kumain kayo. Kayo po ang nagsasaing? Okay. Kayo po lahat? Oo. Oh, grabe. Tambiyo. Eh, wala akong anak. Wala akong ano. Eh, yung alaga kong binaka, eh, nag-ano. Bibihira lang uuwi. Ako lang yung isang aso, dalawang puso. Yan po laging madalas kasama niyo. Opo. Ayan, grabe no si Lola mag-isa dito halos, no? Kasi minsan lang umuwi yung kanyang alaga. So siya pa nagsasaing, lahat siya dito kumikilos, tapos may alaga siyang dalawang aso at pusa at pakakainin pa ni Lola. Nakakaawa. Pero okay lang kasi mayroon naman siyang mga kaanak na mga kapitbahay niya. Mga pamangkin niya. So nakatingin-tingin naman. So okay lang. No, Lola, no. Basta magpahahaba pa ang buhay niyo. Aabot po kayo ng 192 years old. Gusto niyo po yun? Ayaw. Masilagsak. May pension po kayo, Lola? May natatanggap po kayo, Bonbon? Sa senior? Sa senior po. Ah, meron yung 500? Pero matagal lang. Opo, every 3 months po yun? Oo. No. Pero ilan months na wala po. Opo. Matagal. Wala, nagpapasalamat ako sa inyo. Meron akong binigay. Maraming salamat po sa nag-refer dito kay Lola Uliang. No, syempre, magpapasalamat tayo dahil sa kanila na-reach out natin yung mga ganitong seniors na nakakaawa yung kalagayan. Ma'am Tricia, no? Si Madam Tricia. Ah, si, hello! Yan si Tricia and then... Narcisa Acosta po. Si Ma'am Narcisa and... Syempre, yung Ramil Mr. Acosta niya po. Si... Ramil Acosta po. Si Ramil Acosta po.